programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang magandang araw Pilipinas at lahat ng nanonood at tumatangkilik dito pa rin sa ating programang Pilipinas Love Ko To Hashtag Calabarzon. Yan ang mapapanood pa rin po mula Lunes hanggang Sabado dito pa rin sa MyTV6. Ako ang inyong ka-foodie Jenny at syempre ang aking ka-partner. At ako naman po ang inyong beauting beauty sa sarili, Beautiful Apple. Samahan niyo po muli kami sa bagong episode at kilalanin pa natin ang mga lagunan niyo sa iba't ibang larangan. Yes, ayan, tama partner. Mm-hmm. Kamusta ka naman itong mga nakaraang linggo? Napaka-happy. Talaga napaka-iksi ng salita niya, happy. Oh, happy so, pero may mga struggle. Oh, okay lang yung mga okay lang yung mga struggle kasi talaga namang araw-araw sa buhay natin talagang dumadaan yan pero lilipas din. Yes. Tama, di ba? So yan, nandito pa rin kami sa Pilipinas Love Ko To at syempre, panoorin nyo pa rin kami dun sa aming mga previous na episode na ngayon ay lumalabas na po sa YouTube. Yes. At sa aming, syempre, sa channel natin, sa MyTV6. Mm-hmm. Syempre, di ba, partner? Sige, ikaw naman na magkwento dyan. At syempre, yung mga pinuntahan natin, hindi natin makakalimutan yan. Yung mga top menu nila. At mababait na mga owner na yes, talagang pinagkakatiwalaan tayo. At nakakatuwa kasi ang dami nating napuntahan, oh, partner. Meron tayong napuntahan ng mga binalot sa dahon. Yes. Meron tayong pinuntahan ng mga may masasarap na pizza, di ba? Yes. Meron naman nung nakaraan naman, meron tayong parang ano nga yan? Si takoyaki. Yes, oo. Otaku. Oo, yan. Tsaka yung mga masasarap na menu nila. At tsaka napakabait ng owner. Siyempre, na-meet ko din yung aking kababayan from Calawan. So, binabati ko rin yung mga taga-Calawan yan. At tsaka siyempre, yung aking family sa PIO. Headed by our boss, Mr. Christopher Sanji. At syempre, binabati natin yung mga kasamahan natin sa MyTV6. Partner. Yan si ang aming admin, si Miss Maylin Rosellion. Ang aming program manager, si Pet Soka. Ang aming director, technical director na si Kuya Boyet Tengkang. Siyempre, Kuya Boyet. Siyempre, Pogi. Oh, Pogi. Hindi yung mga Pogi dyan. Naku, kinikilig yan yung aming piloto. Siyempre, yes, si Kuya Sesot at aming photographer and videographer na si Simon. Hi, at, magandang araw. Tsaka taga-edit din natin. Oh, tsaka siyempre, yung asawa ko, palagi kong kasama yun. Yes. Diba? Happy anniversary. Talaga. Mamaya ka. Mamaya ka. Ayan. At ngayon nga, siyempre, best partner, ay balikan po natin kung ano po yung mga naganap noong nakaraang episode natin. Dito pa rin sa ating programang Pilipinas Love Ko To Hashtag Calabarzon.
Partner, nagbabalik pa rin tayo, di ba? So, sinabi mo nga kanina dito sa ating programang Pilipinas, love ko to, hashtag Calabarzon, at syempre ako pa rin ang inyong ka-foodie, Jenny. At ngayon nga, partner, ay makakasama natin. Masaya. Alam mo, talagang na-excite talaga ako nung nakita ko tong lugar na to. Kasi unang-una talagang favorite ko. At ngayon nga po ay kasama natin si Ma'am April, syempre ang may-ari ng Maki Desu. Magandang umaga, Ma'am Hello, April. Hello, Ma'am. Magandang umaga po. Yan. Bumati muna tayo sa ating mga tagapanood at tagatangkilik ng Pilipinas, love ko to. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, love ko to. Ayan ako. Alam mo kanina, dal-dal ni Ma'am April. Oo, partner. Sabi ko ha sa kanya, Ma'am April, kahit sa sanay-sanay niya po kaming humarap sa camera ay talagang minenervous pa rin po kami. Kahit kaya, ano, kahit isang taon na nating ginagawa. Oo, oh, di ba, partner? Talagang pag kami nakaharap na camera dyan, talaga. Oo, oh, ewan ko ba, talagang iba yung ano, bukod sa ang kinakatakutan mo yung asawa mo eh. Hindi, bukod sa may kinatatakot, talaga yung camera at yung video talagang medyo nakaka-nervous. Yes, ma'am. Partner, baka may gusto ka nang itanong kay ma'am bago tayo pumunta muna sa Maki Desu. Yan. Bago na ang lahat, bago ang Maki Desu, ano, kamustahin muna natin si ma'am. Yes. Okay naman po sa ngayon. Ayan. Ma'am, kamusta? Before tayo magpunta sa business mo, syempre, ano po ba yung pinagsimula ng isang Miss April? Mahilig po talaga ako magbenta-benta ng kahit ano. May parang kahit bata pa lang ako pala, mahilig na kami magtinda-tinda. So ito po bang Maki Desu ay business niyo po ng iyong asawa? Apo. So paano po kayo nag-meet? Paano kayo nagkaroon ng interaction o paano kayo nagsimula ang inyong love story? Kaklase po siya ng kuya ko. Tapos nagpa-pinakilala para magkasama kami sa pagsasayaw. Tapos yun na nalabat per sight na siya. Talaga yung ikaw ba nalabat per sight kapag sasayaw? Sayaw. No, sayaw lang. Mukhang malaking iniisip ng partner ko today. Sayaw lang. Paano po na nabanggit mo na nahilig ka talaga pala sa business? Apo. Tapos nag-pandemic po. Tapos nagsarado lahat ng restaurant, pati kasama yung sa trabaho ng asawa ko. Tapos nag-isip kami, ano bang magandang business? Kasi sarado lahat eh. So sabi niya, ma, sushi. Sabi ko, sushi, walang kakain dito na sa Victoria. Walang kahit ako, ayokong kumain ng sushi. Sabi niya, akala mo lang yun, tikmo mo yung sushi ko. Oo, oh, diba? Ayun. So, doon na nagsimula. Paano, kumain ka ba? Tumikim ka ba ng no, sushi? No, pinatikim niya ako, ayoko. Sabi ko pa, hindi ako nakain kasi nakatikim na ako before. Ang sama na. Basta, hindi ko ma-explain. Kaya, ala ko, lahat ng sushi, gano'n na yung lasa. Kaya nung pinatikim niya ako, sabi ko, wag na, pamigay mo na lang. Sabi niya, tikma mo kahit isang roll. Ayoko talaga pa. Tapos, nung binigay niya yung sa mga tito niya, nag-aagawan. Sabi ko, ano tsura, ba't ganun? Tapos, may nakita ko isang piraso. Pagtikim ko, sabi ko, pa, itinda natin to. Talaga na labat per sight na rin sa sushi. Ayun, pamula nun. Tapos, nung sampu lang yata yung umorder sa amin kasi parang mga ano din siya sushi, hindi rin kilala. Tapos, parang kahiyaan lang sa mga kumare ko, hello, shout out. Where's Lailani siya, yung pinakauna-unahan kong customer eh. Tapos, kinuha niya yung sushi, hindi pa nalampas ng kanto, ubos na nung mag-asawa. Pero ma'am, kamusta naman yung experience mo ng pagkain ng sushi? Ano ba yung unang-unang sushi na natikman mo na ginawa ni Mr.? Yung California Makita po yung nag-trending sa amin na sampu lang yung umorder tapos lahat sila nag-post. Nag-multiply na yung mga ano namin, customer namin. Nasarapan ka na, din. Opo. So, diba? Nasarapan din siya. Yung pagkain mo, parang mapapasandal ka. And partner, alam mo ba kanina, nagkukwentuhan kami ni ma'am, kasi nung unang gawa niya ng ano, ng California Maki partner, di ba dapat bilog siya? Yes. Kasi ma'am, ikwento mo sa amin kung ano yung tsura ng California Maki. Parang triangle na parang iba-iba hanggang sa nakuha ng asawa ko yung ano.
nakakatawa. Pero saan po ba nagtatrabaho ngayon si Mr. niyo po? Sa government po. Government, pero paano siya natutong gumawa ng sushi? Parang nag-ano lang siya, nag-try, nanood siya sa YouTube. Mm. Tapos pinanood niya parang paulit-ulit na halos lahat merong ganong ingredients. Ginawa niya one time. Tapos pinatikim niya sa akin. Mm-hmm. Ayun. Ano naman reaction niya nun? Yun nga, sabi ko, tinda mo to. Actually, kasi nung natikman niya yun, yung huling bite, di ba? Mm-hmm. Kasi nakwento niya sa amin kanina na parang, isa na lang. Oo, may natirang isa. Why not na hindi niya itirahin? Kasi nakita ko parang sarap na sarap sila. Eh, ang sama ng lasa nung natikman ko. Kaya sa iba na yung reaction nila, yung pinakain nila, parang sarap. Di, isang piraso, dinampot ko. Tapos sabi ko, parang naano na ako. Nalab mo na. Parang hindi pala lahat ng sushi, ganun yung parang lasa. Parang tinutokso siya, kainin mo. At saka kasi partner, di ba ang sushi talaga, pag kinain mo, hindi pwedeng arte-arte na, di ba bite mo? Kailangan isang buo. Mamaya makikita nyo kami kung paano namin tikman yan. Mapupunta na tayo sa iyong business. Kamusta? Bakit Makideso yan? Parang mahilig po kasi ako magpa-games. Pinapa-games ko po lahat yung mga ano. Kaya, may tapos sabi ko one time, kasi ang tawag pa sa amin trending California, Maki. Kasi nag-trending talaga yung sushi namin. Tapos, one time sabi ko, pina-games ko sa kusino magpapaano ng kung anong bagay sa ano namin, sa pangalan namin. May mga kanya-kanya, Makilicious, may mga ganyan. Mm. Tapos meron nagsagot ng Makideso. Sabi ko, ano yung sabihin ng Makideso? Kasi parang sa kanyang ano na, pag natikman mo yung Maki namin, mapapa-please ka pa sa isa kasi masarap. Maki please ang ibig sabihin ng Makideso, Maki please. Mm. Shout out kay Nicola Gayle de Castro. Oh, ayun ba yung asawa mo? Hindi po yung nagpangalan. Okay, shout out mo din yung husband mo, syempre. Ay pa, hello. Ayun, partner, meron ko pa bang ibang ano. Bago tayo dumako sa, syempre, sa Tiki Man, na kami gusto ko pang ihabol. Bali, ilang ano na po ba si Makideso? Ilang taon na? Sa taon po, 2020 pandemic. Mm-hmm. Pero yung store namin, wala pa pong dalawang buwan. Sa 30 pa yung dalawang buwan namin. Yes, ma'am. Napunta na tayo sa business mo. Paano ka nag-come up sa ganitong design yung yung kapatid ko po kasi business. Yung contractor. Tapos pag ano, sabi ko gantong gusto kong design, yung parang sige gagawin natin niya, yung parang gusto ko to. Oo, kasi ano eh, ang tawag, maganda rin yung area nila kasi malapit po ito sa Palengke sa mga gusto pong pumunta dito. Dito lang po yan sa Victoria. Pero syempre mamaya na yan. Oh. Si ma'am na ang bahala dyan. Partner, may sasabihin ka pa. Wala naman. Okay. Sa pagbabalik po natin ay aalamin po natin at titikman natin kung ano po ba yung mga best seller nila dito sa Makideso. Sa pagbabalik po yan ang ating programang Pilipinas, love ko to! Hashtag Calabarzon! Nandito pa rin tayo sa ating programang Pilipinas, love ko to, hashtag Calabarzon. Kung kanina ay napag-usapan po natin kung paano nagsimula ang Makideso at ngayon naman po ay ating pag-uusapan or titikman natin kung ano-ano po ba yung mga binabalik-balikan dito sa Makideso, di ba partner? Tama ka partner, pero bago natin tikman yan, naalamin muna natin kung ano yung mga pinagmamalaking pagkain dito sa Makideso. Okay. Siyempre, umpisa natin dito. Yes, ma'am. Siyempre, ito kasi medyo familiar. Apo, no? Kanin salad. Yan. Ano po ito, ma'am? Yan, ma'am. Chicken katsu po. Ayan, chicken katsu. Japanese fried chicken. So, ma'am, ang ano po ang ano nito, ang nilalaman? Ingredients? Cabbage, tapos chicken, ang gamit namin yung breast. Ayan, and yung special sauce. Apo. Okay, diba? Siyempre, ang special sauce ay gawa ni Otosan. Gawa ni Javi. O, diba? Yes. Next po,
kani salad po. Okay. Gawa din po ni Habi yung ano. Talaga yan. Yung kani salad nila, alam mo ang ganda ng kani salad nila. Unlike sa iba na parang buo-buo siya, dito talagang straight. Kahit yung mga bata parang maihinggan yung kanila. Kahit bata napapakain namin. Kasi hindi nila na ano na gulay. Kasi sobrang nipis na. Sobrang pating ano, makulay. Oo, makulay. At saka ano, ay oo nga, sorry. Baka bayaran natin yun. Lagot tayo. Next po. Ito po ay tonkatsu don, gawa po sa pork. Ayan. Ano isa po din meron yan dito, ma'am? May egg. Masarap po yan eh. Kahit araw-araw mo yata ipakain yan sa akin. Oo, actually nakita ko yung mga friends natin dito. Uy, pati ba may hi, Jeff Reyes. Hello. Yung makeup artist ni ma'am at saka yung kanyang friend. Oo, di ba? Ang isang kilalang magaling mag-makeup dito sa bayan ng Victoria. Yes. Next po. Ito po yung chicken katsu doon. Okay. So, isang pork and isang... Pag yung iba kasi hindi na kain ng chicken, may pork kami. Yes. Ma'am, pero bukod dito sa mga hinanda niyo sa amin, may ibang meal pop kayo na rice? Meron po chicken katsu with rice, may tonkatsu with rice. Mm. Okay. Beshi. Beshi. Beshi tuloy. Sanay ako sa office. Partner, bago natin ipakilala, yes, diba? Pag-usapan naman natin ulit ang business. Mm. Ilan na po ba ang empleyado niyo? Tatlo dito? Po. Tatlo. And then, anong oras po nagbubukas ang market? 11 a.m. po to 9 p.m. Okay. Kamusta naman ang marketing nyo, ma'am? Okay dito naman, ma'am. Oh, kita mo yung smell niya, ma'am. Okay naman. Okay. Ma'am, okay lang na sagutin mo, okay lang hindi. Magkano po ba yung kinikita ng Maki Desu sa isang araw? Ano po, 10,000. Oh, di ba? Grabe! Gusto ko na mag-resign. Oy, ma'am, nabanggit po. Di ba? Magpapa-franchise ka ng Maki Desu. Bekeya naman. Pwede na, ipa-franchise na rin po si Maki Desu. May kinukompleto lang po akong papel. Okay. Sa kabatiran ng lahat, Bea. Kasi natanong ng partner pa kung franchise po ba ang Maki Desu. Yes. So, ito po ay... sarili po namin. Sarili nilang pag-iisip. Soon pa lang. Soon. Oo. Soon pa lang magka-franchise sila. Kasi ngayon, Maki Desu nga ay pinag-isipan talaga ng... sobra-sobra to the ultimate. To that, kumbaga, nagpa-games. Nagpa-laro, nagpa-games kayo para lang merong magandang... Parang itong Maki Desu ang bumuo yung mismong Victoria. Di ba? Hindi lang sa Itek kilala, di ba? Ang Maki Desu ay makikilala din dahil masarap yung kanilang mga meals. Ma'am, during the pandemic, kasi di ba pandemic year kayo nag-open, ano po ba yung mga pagsubok na pinagdaanan ng Maki Desu? Dumaan din po kami sa struggle, mga ano-ano ng mga, basta, ano, kailangan ba sabihin niya? Huwag na lang. Huwag na lang. Huwag na lang, huwag niya na iyan. Basta kasi syempre, during the pandemic kasi, talaga namang ang daming nagsara. Opo. Yes. Diba? Ang daming nagsarang business, mayaman, mahirap, hindi makalabas. So, parang talaga naging pantay-pantay talaga, partner. Kasi, syempre, hindi mo rin iisipin na ganito pala yung mangyayari, di ba? So, tama-tama yung family nila. Nakakatuwa na kahit may ganung pagsubok, nakaisip ka pa rin ng paraan kung paano ka makakaahon o makakalampas dun sa lahat ng pagsubok na yan. So, next, para hindi tayo masyado madrama, punta na rin tayo sa food. Okay. May mga segue-segue lang kami, di ba? Okay pa. Next po ito, Ito po yung bento meal namin. Kasi pag o-orderin mo para matikman mo lahat yung bestseller ng Maki Desu, 400 plus siya. May ginawa akong bento meal na 4-in-1 lahat ng bestseller ni Maki Desu. Pag gusto mong tikman yung lahat ng bestseller namin, meron kaming bento meal for only 250 pesos. Ma'am, ito po bang dami na to hindi lang sa ating promotion, di ba? Ganyan po talaga yung serving. Ganyan talaga yung serving nila. Nakakatuwa. Hindi talaga. Kaya po, pag tumayo yung customer namin, talagang busog na busog. Gusto niya yung mochi. Japanese dessert. Yeah. Okay. So, ito sa halagang 200. So, kung sa po. At saka yung mga may ano, may mga pakain sa office. Opo. Diba? Maganda siya. Yan po yung mga ino-order sa aming birthday. Kasi hindi na sila mag-iisip anong mga sa ano. Complete meal. Pero doon sa sushi, ma'am, pwedeng mamili ako kung ano. Opo. Meron pwedeng ibang... Pero same price. Hindi po. Siyempre, Depende sa sushi na.
And ang lakas naka-social, yes, diba? Tama. Lalo na during, siguro sa may party, sa mga birthday party. Wala na po kayong party. Mahanapin dito, we kick na lang. Yes. Ito, hindi ka na mag-iisip anong iaano ko, ipa-partner, yun ang kompleto. And yes, partner, nabanggit mo kanina, kung ilan po ba yung na-accommodate? 30 po. Maximum 30. So, nakaranas na po kayo na may nag-celebrate? Opo, madami na po. Dito okay. Na po sineselebrate. Ano yung nararamdaman nyo, ma'am? Wala ka kasi talagang pinagmamalaki nila yung Makide. So, dito tayo sa ano namin. Kasi alam mo, hindi na sila nahihiyang magdala ng bisita kasi alam nila yung quality ng pagkain. Yes. And ang lakas makasosyal ng lugar. Kumbaga, millennial na millennial talaga. No? Hindi lang naman ito pambata. Yes. Actually, di ba? Meron talagang at all age pwede naman pwede. Opo, oh, yes. Dito. Oh, date. Oh. Pwede rin tago-tago. Okay. Actually, sinabi ko yung kanina, di ba, ma'am? No? Nasabi ko yun kay ma'am kanina. Pwede rin itong dating place. Yes. Di ba? Yung mga nagtatago. Oh, nako ah. California Maki. Naku, napadot na. Ito po yung California Maki. Dito po kami nagsimula. Trending ka. Eh, nag-trending talaga yan. Na parang kahit di ka kumain, napakain ka ng sushi. Oh, tsaka ngayon, perfect na yung ano yun. Dati nang nagsimula kami, patagi-tagil eh. Ano ba kakaiba nito ng ibang sa ibang ano, California? Ano? Ano po siya, perfect yung, ayun, ano yung lasa, yung naglalaban-laban, hindi yung may maasim, hindi siya malansa. Oh, siyempre, yung souls din si Otto Sandy. Apo. Wow. Yung mismong suka, asawa ko yung gumagawa. Okay. Okay, next po. Ito po, Black California Maki. Pag gusto nyo ay kita yung nori, seaweed. Okay. Ayan, meron. Tapos kasunod ay si Crazy Maki. Ito, nag-trending din sa amin. Kasi pag tinikmo mo siya, parang crazy talaga. No, magulo. Malalaman natin yun. Okay. Ikaw magtabikin ng crazy. Tapos ito, honey maki with salted egg para ano ng bayan namin. Mm-hmm. Oo, very good yan. Inano ng asawa ko para, baba may dayo. Yan, gustong-gusto nila yung mga dayo. Kasi pag mahilig sa mga itlog na pula, parang ano niya, parang tribe, ano niya. Yung, pero yung alat, ma'am, nababalance naman. Parang contribute. Contribute yung alat niya, nababalance naman. So ito po ay meron ding ano, salted egg. Apo, ayun po yung nasa ibabaw. Uy, dapat, ganyan lahat. Ng business. Dapat magkaroon tayo ng ano, magandang special, parang contribute sa ating bayan. Yeah, diba? And tama po yun, kada may bisita kayo, pakilala dito. Ayan yung po talaga in-order nila, yung mga kasi kakaiba. Oo. Oh, di ba kakaiba? Okay, next po. Ito po si... Mukhang napalunok yung program manager namin slash director sa may salted egg. Opo. Kasi ito po next. Si Labarol. Ito po yung pinaka bestseller namin. Para kasi nag-pizza, nag-shawarma, nag-sushi. Parang all-in-one. Sama-sama. Spicy po siya. Opo. Pero kahit katulad ko, hindi ako mahilig sa spicy, pero kaya ko siya. Okay. Pero halimbawa, may nag-request na medyo mas maano yung chili niya. Okay. Pwede po, opo. Okay. Next po. Ito po si Torch Ham. Isa rin po ito nagte-trending kasi parang inihaw na maki siya. Kakaiba yung lasa. Ano po yung nasa ibabaw, ma'am? Ham po. Na tinorch. Okay, at ngayon po ay tiki man tayo, syempre. Ang aking partner ay kahit wala ng pandip, mukhang masarap. Hindi, antayin natin yung pandip. Okay, ma'am, habang inaantay natin yung pandip, magbigay naman po kayo ng konting advice para po dun sa mga gustong magtayo ng ganitong business, kung hindi man ganitong business sa ibang larangan naman. Yung mga
yung mga gusto magtayo ng business, unahin nyo muna si Lord. Siya muna. Tapos, first the Lord. Sila ang mag... Si Lord na ang bahala. Laging si Lord ang una. Correct. Saka hindi mawawala every na magtatayo tayo ng ano, ng business. Huwag kang mawawala ng tiwala sa sarili. Correct. Mm-hmm. And... discount. Yan ang totoo. At sinasabi nga namin palagi na hanggat may isang tao... na nagtitiwala sa'yo. Nagtitiwala at bumibili sa'yo. Diba? Buhay ang business mo. Po. Correct. And syempre yung support ng family. Opo. Yes. Kasi talagang silang mag-asawa, nakakatuwa. Talagang hindi nila pinababayaan yung isa't isa. Imaginein mo ha, nasa private, nasa government ano si Javi. Pero yung sauce, talagang hands on. Opo, pagdadating siya galing trabaho, inaano niya yung mga wala niyang ano kasi una pa lang yun ang pinaka ano namin, assignment na niya. Tapos ako naman sa marketing, ako magma-manage, tapos yung mga wala kulang, yun ang gagawin niya. Okay. Siya talaga yung gumagawa lang ng sauce. Ayan, ma'am, invite din natin yung ano. Sige, partner, tikim ka na. O yan, habang tumitikim siya, tumikim na po siya. Kasi yung toyo, at toyo. Okay, ayun pala. Ayan, meron na siyang toyo. Ano? Crazy ba? Ano ba tinigma mo, crazy? Ah, yung may egg, yung may salted egg. Salted egg. Siyempre, nandito tayo sa Bitcoin. Sa mga dayo. Tama naman. Oo nga, correct. Ano bang titikman ko? Hindi po talaga. Hindi po, ay, hindi. Mali po yung... Ay, totoo to ha? Wala. Ang sarap. Oh, yung mga taga Victoria ha. Sa mga ano po, ang pinapatikim ko po muna pag yung mga bago, si sushi, yung California, walang toppings para actually, yung maano mo yung lasa talaga. Ma-appreciate niyo muna. Parang ano, dito ka muna mag-start. Yan po talaga yung binibigay ko. Actually kasi kanina pinatikim na kami ni Ma'am. Dito kami nag-start. Yun doon ko po siya pinag-i-start. And then dito para pag na-appreciate mo na, doon ka na sa next. Appreciate siya lahat. Kasi pag tinikman mo agad 'to, hindi mo mukhang may appreciate ka. Ate yung toyo. Hindi, ate yung toyo na may ano. Excuse po. Toyo. Sabay ganyan nagtawag kami. Toyo, yan yung may ano. Hindi to yung malagkit. True reaction to. Sarap talaga. Hindi kailangan umate. Malambot. Malambot. Uy, masarap. Pwede siya sa mga naka-brace. Masarap siya. Parang iba ng tingin ni Mouse. Ay, yung aming videographer parang ayaw pong tumingin. Sir Simon, ang sarap. Tignan niyo okay, naman yung ano namin, yung cabbage. Invite na natin. Hindi lang po yung mga taga-Victoria, kumbaga sa buong Calabarzon tayo mapapanood actually. Invite po nila. Iniimbitahan ko po kayo dito pumunta sa Bayan ng Victoria, Laguna, dito sa Makidesu, Victoria. Para matikman nyo yung iba-ibang sushi na, kung dati hindi kayo kumakain ng sushi dito, tikman nyo ang Makidesu, Victoria. Yes, at yung FB page po ng Makidesu. Meron po kaming FB page, Makidesu. Pag sarili ko po, Makidesu, Victoria. Ayan. Yeah. So, yan, partner. Ayan nga, natikman na natin yung kanilang iba't ibang sushi, no, na talagang napakasarap. Totoong arte to, hindi yan. Totoong reaction to, hindi arte. Yan, ako pa rin ang inyong beauty sa sarili, Beautiful Apple. At samahan niyo po kami sa mga susunod pa naming episode at na meron pa tayong pupuntahan dito sa Bayan ng Victoria. Yeah. Dito pa rin yan sa ating programang Pilipinas, Love Ko To! Hashtag Calabarzon! Calabarzon.